92.7 Hard FM Cagayan de Oro and 93.7 Hard FM Bukidnon. It is now 2:17. So Gami here, Summer. Yeah, still for the program, Dear Heart. But this time, nakandito na siya. Na-amaze ako. O, diba? Parang na-starstruck ako until now. So, makakausap natin mamaya na ako. You will know, of course. So, ato makakasama si Brand Damage mamaya. Alright, 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. As promised, eto na siya! Eto na siya, pinaghihintay natin lahat. O, diba? Of course, it's Higalaay Festival 2023. Viva, Señor San Agustin! Andito na siya, si Brand Damage. Hi! Hello! Ay! Hello, Heart FM! Oh, diva! Oh, diva, finally, andito ka na nakita in flesh! Yes! Huh? Pwede pa hug? Ah! Thank you so much! Bye! Oh, you did! Diba, you're from Hasaan eh, diba? Yes! Kapit bayan tayo. Asan ba kayo? Ay, di, malapit na dito lang. Ah, yeah. Sorry. Oh, naman. So, kumusta, Brand Damage? Ito, bakla pa rin. Kumusta after ng PBB? Oh my God! I'm quite busy. What? Quite busy. Eto, nag-move on. Kasi parang, bakit? Wala lang. Okay naman, medyo busy lang sa dito sa probinsya. Hindi na ako masyadong pumupunta ng Maynila. Hindi ko na masyadong pinagpatuloy yung aking buhay showbiz kasi wala na akong project, laos na ako. Kasi nagsabing laos na. Charot lang. Hindi, mas pinili ko yung provincia talaga kasi before talaga mag-PBB, I promised to myself, wow. Napumunta na muna ng provincia after my last project, yung Asayo ay Akin. So, umuwi muna ako ng provincia and then that time, nagkaroon ng chance na mamasok sa Pinoy Big Brother. So, pinursuok ko muna yung Pinoy Big Brother since 12 years ko na siyang pinapangarap ever since talaga. Then, nung natapos ang PBB, sabi ko, uuwi na muna ako ng provincia, magpapahinga ako. At syempre, gusto kong i-pursue yung dream ko na magkaroon ng buhay na relaxing na buhay. We'll talk about that later. Kasi interested din ako pumunta doon. Close na po kami. Close na po. Anyway, so you're here in Cagayan de Oro City now because you have a concert, right? Ala, concert talaga. Kaya ako pumunta dito kasi ewan ko ba in-invite nila ako dito. Wala akong choice, charot lang. Meron kang show, meron kang meron akong, may konting appearance ako mamaya later sa Limket Kai. Kasi nga, isa to sa mga lucky na naanyayahan na pumunta at mag-perform lang konti para magpasaya sa mga ating mga kababayan dito sa Cagayan. Since fiesta naman, so dapat magdiriwang tayo. And part of celebration is happiness. So kailangan maging masaya. At isa ako sa ginawa nilang clown. Ay, clown talaga. So first time mo to join, of course, Higalaay, no? It's my first. Last year, hindi naman ako nag-perform. Pumunta lang ako doon somewhere sa bar. Nagsayaw-sayaw, nag-disco-disco lang ako. So, hindi talaga ako, never pa talaga ako nakapag-fiesta sa CDO. Hindi pa ako nakapag-celebrate. Kahit sa party-party, disco-disco, nanood namang street dancing. Never pa talaga kasi
When I was 17, I moved to, I emigrated. Na-emigrated dyan sa Manila lang. Pupunta ko na Manila. So pag-umuwi ako dito, hindi talaga ako. Tapos, sabay kasi ng araw sa amin, sa lugar namin sasaan, is the celebration also here sa CDO. So mas gusto namin doon kasi sabay-sabay sila ng pageant, ng mga celebrations, ng mga street dancing halos. So pag gabi-gabi, mayroon din night cafe sa amin. So never pa. Ngayon lang talaga. And thank you so much kay Sir Jason Lee for inviting me here. Jason Lee, di ba? Jason Steele. I'm sorry, Sir Jason Steele. Sino yun? Tinry ko lang, baka hindi nyo kilala eh. Wala naman nag-steal kung mali. Charot lang. Sir Jason Steele and Sir Brent, thank you so much sa pag-invite sa akin. So first time ko talaga kinakabahan ako at first time ko mag-guest dito sa... Ako may kinakabahan ako, kaharap kita. Kaya nga, tapusin na natin to. Charot lang. Ay, pag-usapan mo natin yung ano, Hinaguan Nature Park mo. Yes. Yeah, invite mo sila. Ayan, sa lahat ng mga gustong pumunta sa Hinaguan Nature Park, wag na po kayo makipag-away sa 20 pesos na halagang entrance. Ayan, that's Hinaguan is my fruit of labor from the word itself. Hinaguan, so ang tag-iya, hago na dyan kaayo og nong. Sobrang pagod na talaga. Hago talaga. So that's my fruit of labor. So after ng pinabig brother, yung mga kinita ko simula nung nagtatrabaho ako, inipon ko talaga siya para mabili yung lupa na yon, and then eventually naging farm siya hanggang sa naging nature park, hanggang sa naging public siya. Dapat supposed to be, dapat that's my rest and ano, relaxing place lang. Rest in peace daw sabi natin. Dapat that's my rest house na sana eh, na open for public. So naging stress house. Stress house. Pero ang dami niyo doon, di ba? Ang dami namin doon. Parang hindi na siya nature park. Zoo na po siya. Kasi may mga butanding, may mga hipopotamos. Ay, teka, parang tinamaan ako doon. I am so sorry, I'm so sorry. May butanding. Ayan. Anyway, so yun. Ganda-ganda ka kanyang Hinaguan Nature Park. Thank you mga po. Mga friends. Meron akong tanong din. Kasi di ba close kayo ni Eliza? Laki. Chika ako. Sino yan? Si Eliza Valdez. How was your relationship with her after... Ay, hindi ko siya kilala. Ay! Maldita! Hi, Leg! Okay, yeah, Eliza Valdez is a very genuine person. Wow! Napakabait po niya. Parang siya yung taong too good to be true. Yung hindi ka maniniwalang may ganung tao na parang kala mo... Takot na magkasala or hindi marunong magkasala. Yung tipong kahit sinaksak mo siya intentionally, hanapan ka pa rin niya ng way na iisipin kung bakit mo nagawa yun. Hindi siya magagalit. Yung napaka-positive niyang tao. So, sobrang napakabait talaga niya. Mm-hmm. Sobra as in. Pero dun sa PBB, talagang ikaw yung ano, parang close nila sila yung ibang mga housemates. Yeah, kasi feeling close talaga ako. Yun yung strategy ko talaga para to win the game. Kinlose lahat, ginong alliance. Pala yun. Hindi, siguro dahil jolly akong tao. Hindi naman sa, sige, sabihin natin friendly ako. Kahit sabihin nilang marites ako, chismosa ako, pero napakaano ko talaga. Hindi ko alam, siguro yung charming lang talaga ako. Charming ka talaga. Madali ako makakuha ng loob ng tao. Dati akong wakwak. Makakuha ng loob talaga. So, mas naging close ko sila. Lalong-lalo na si Eliza kasi siya talaga yung tagabunot ng kilikili. Oh, diba? The phenom. Oo, pinapanood ko. Tagabunot lang siya ng kilikili ko. Kaya paglabas ko ng PBB, when I was inside the PBB, before ako pumasok, ang kinis ng kilikili ko. May amoy lang siya. Paglabas ko, puro na siya bootleg. Kasi nga, kahit wala ng buhok, talagang kinakalkal ni Eliza. May magawa lang kasi sobrang boring namin sa loob ng bahay. So, nagkukutkutan kami ng mga buhok sa kilikili, mga dito ko, binubunutan niya ako. As in, very ano ba, minimal ba yung space niyo doon? Maluwag naman yung space, maluwag naman siya, pero para kang syempre para kaming naka-culture na ano, para mga tilapia na nasa loob lang ng ano, na bawal lumabas, tapos lahat ng gawain may instruction. So, kami-kami lang nagkikitaan, kami-kami lang nag-uusap. So, parang wala kami sa mundo ng basta parang kami lang talaga nabubuhay. Mm-mm. So, you're also a vlogger, 'di ba? Siguro. Siguro. Parang I don't consider myself as a vlogger. Content creator siguro, pero hindi rin naman pa. Pareho lang naman yun, pero hindi ko kasi makonsider na vlogger kasi feeling ko pag vlogger, professional, yung tipong may mga editor, may mga effects, maganda yung may camera, ganun-ganun, may team, ganun. Sa akin kasi puro raw naman, kain lang naman ako ng mga ginamos, mga mais, mag-live-live. So parang content creator lang kasi gumagawa lang ako ng content na kalokohan. So if given a chance, Brand Damage, na mabigyan ka ng project, aarte ka na naman, tatanggapin mo ba? Maarte naman na talaga ako. Siyempre na, namimiss ko rin umarte sa harap ng camera talaga. Yun naman talaga yung passion ko, yun talaga yung pangarap ko ever since talaga. Pero, siyempre, dun ako sa mas naging practical ako, tsaka
feeling ko kasi kahit papaano kumikita naman ako sa vlog, tapos social media naman din kasi tumatakbo yung showbiz ngayon. Yeah. Mas pinili ko dito kasi yung Omarte, kasi pag pumunta ako doon, hindi siya stable yung income. Kumbaga kung may project ka man, ang taping lang nun is MWF or once a week or twice a month. Depende na lang kung bida ka na talagang araw-araw ka. Eh, syempre may pahinga din every other day. Tapos yung pagbiyahe, tapos ako lang mag-isa sa Manila. O sama ko man yung mga kaibigan ko, tapos gusto naman nilang umuwi. So parang iba yung buhay ko na doon kasi nandito na lahat ng kaibigan ko. Nakasanayan mo na siya dito. Nakasanayan ko na siya. Saka tapos dito parang you're being true to yourself talaga. Oo. Tapos ano, ayoko na nang may director, ayoko na nang may boss, may inuutusan ako. Pero that's part naman talaga sa pag-arte. Yes. Pero mas ngayon kasi mas hawak ko yung sarili ko, yung tipong pagising ko, ganyan-ganyan. Yung lahat ng ginagawa ko, sarili ko lang. Doon kasi ang hirap na mag-memorize ka pa ng script, tapos pressured ka pa na may gagawin. Jeez, alam ko naman na yun, matagal naman na. Pero nami-miss, pero parang ayoko nang bumalik talaga. May mga offers din, may mga project na ganyan, may mga guestings, pero mas inuna ko talaga yung pagiging practical na mas malaking kita ko nito sa probinsya kaysa sa Manila. As being artista ba, ano yung pinakamahirap na ginagawa nila? Pinakamahirap, i-portray yung sa acting ha. I-portray yung sarili mo sa isang character na meron nag-expect na ganito yung role mo tapos hindi mo maibigay. Kaya dapat pag-aralan mo talaga kasi meron talagang mga artista talaga na ang layo ng personality nila doon sa ipoportray nilang character. I'm very lucky lang talaga na pag kinukuha ako as artista or doon sa role na yon, as is na ikaw sobrang damage, pangalan mo lang pinalitan. Yung character ko talagang kinuha. Hindi naman ako Catherine Bernardo na pagdating doon kailangan ganyan-ganyan or di ba? Kumbaga, hindi na iba. You're a big star ka na eh. For me, you're a big star. Ito naman small thing. Charot lang. Hindi naman big star. Naunsa. Hindi, big star ka for me. Kasi nakakapagpasaya ka ng tao. Siguro in all aspects siguro. Yung tipong, sige, in general siguro yung sinasabi mo kasi kung sa artista talaga ang layo ko pa sa kaibuturan. Pero for me lang yun. Okay, for me. Star na walang ningning. Alright, again, invite mga Cagayanos, mga friends natin to drop by, of course, Limkat Kai para panoorin ka. Yes, sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Heart FM 92.7, please, kung gusto mo makita ang aking kagandahan na wala talaga kinikilingan, kung gusto nyo makita ang napakakinis at napaka ganda kong mukha na walang bahid talaga. So true yan. Yeah, ganda diba? Ang ganda ng face mo. Ang liit ng face mo. Actually, bago pumunta dito, nagpa-vulcanize ako for 2 hours. So, ang daming palitanan nilagay sa mukha ko. So, thank you so much for inviting me here. At mamaya po magkita-kita tayo sa Limkat Kai na kung saan nandun kami 4 p.m. para sa event ng Beauty, Health, and Wellness. O, diba? Grabe, first time ko tapos ang mga beauty, health, meron and wellness. Meron beauty. Beauty, hindi ko alam saan banda. Health, high blood, wellness, hindi ko rin alam anong meaning nun. Hindi ka nag-iisa sa high blood. So, sana mamaya magkipagkulitan tayo doon sa Limkat Kai. Siguradong masasayang ang oras nyo. Hindi, siguradong hindi masasayang. Matutuwa sila pag nakita ka. Let's diba? See. So, i-greet mo naman yung mga shout-out dyan. Meron kang gustong batiin. Sa lahat ng mga nakututok ngayon, maraming salamat. Lalo na sa mga aking mga followers from Social Climbers Squad at syempre sa Brand Geo. Sa lahat ng mga Brand Geo na followers ko dyan at sa lahat ng mga Brand Damage solid dyan, maraming salamat sa pagsuporta sa akin, sa lahat ng journey ko mula Miss Q&A hanggang sa Pinoy Big Brother hanggang ngayon as a vlogger, content creator. Thank you so much. And sa lahat ng mga OFW na palaging nandyan, hindi ko mahaabot ang aking mga kung anong meron ako ngayon kung hindi dahil sa panonood niyo at pag-share na aking mga videos, sa panonood na aking mga kalokohan. At kung gusto niyo pong ma-stress relief kayo, hanapin nyo lang po ang Brand Damage sa aking Facebook. Ayan. At huwag nyo kalimutan ang aking YouTube channel with my social climbers na mga ambisyosa. Speaking of social climbers, ito, nagpapagreet. Hello to Momshi. Momshi G. Yeah, Gwen, Komang, and Jigjag. Oo, kasama ko sila ngayon. Oh, nag-aantay sila. Andito sila ngayon kasi naantay nila yung TF ko sa ano. Charot lang. Naantay nila yung bayad. Charot lang. Thank you so much. Sure, thank you so much. Sure, kita-kits tayo later, ha? So yes, thank you so much po sa inyo. Thank you. We love you. Thank you so much. We love you too. Right. Thank you to Jason. Yeah, there you have it, of course. Brand Damage. So, magkita natin siya more of a Brand Damage later sa Limkat Kai Mall. So, kasama niyo pa rin si Summer. Of course, na-excite si Summer, no? Na starstruck na naman. Anyway, so keep it here on 92.7 Heart FM. Heart 92.7.